Teacher Lim. Hi, Teacher Ann. Kamusta ka? Okay naman po ako. Kayo po? Mabuti at masaya. Kayo, kids! Kids, alam nyo ba kung anong meron ngayong araw na ito? Ano nga ba, Teacher Ann? Today is our fun day! Marami kaming inihandang fun games and fun activities na para sa inyo. Excited na ba kayo? Kung excited na kayo, tara at simulan na natin! Hi, kids! Dahil ngayon ay ating fun day, tayo ay maglalaro! Yay! Excited ba kayo? Ako rin ay excited na, kaya ano pang hinihintay natin? Let's start with our game number one. Ang tawag sa game number one natin ay collect the things. Ano nga ulit yun? Collect the things. Ano naman ang kukolektahin namin, teacher? Okay, makinig tayo ng maigi sa instructions. Meron akong ipapakitang 10 mga larawan sa inyo. At sa mga pictures na iyon, hahanapin nyo yung 5 bagay na ipapahanap ni teacher sa loob ng 10 seconds. Halimbawa, meron akong pencil, teddy bear, car, towel, soap, kite, Barbie, TV, lipstick, at bike. Hanapin nyo dito kung nasaan yung mga gamit na ginagamit kapag tayo ay naglalaro. Nakikita nyo ba sila? Okay, nasaan kaya dito sa mga yon? Ayun ay ang teddy bear, car, kite, Barbie, at bike. Maliwanag ba? Kung ready na kayo, magsimulan na tayo. For our first batch, meron akong breastplate. Meron din akong mask, sunglass, shield, umbrella, comb, t-shirt, sword, face mask, at cape. Ngayon naman, hanapin nyo yung gamit na ginagamit ng mga superheroes. Ano ulit yon? Mga gamit na ginagamit ng superheroes. Ready na ba kayo? In 3, 2, 1, go! Time's up! Nahanap nyo ba at naipon nyo yung pinapahanap ni teacher? Tignan naman natin kung tama yung mga nahanap nyo. Yung breastplate kaya yon? Yung mask? Yung sunglass kaya? Yung shield? Umbrella? Yung comb? Eh, yung t-shirt? Yung sword? Paano naman yung face mask? At panghuli, yung cape? Yay! Nakakuha ba kayo ng maraming tamang sagot? Kung ganon, thumbs up! Very good kayo! Hindi pa tayo tapos. Marami pa akong mga pictures at marami pa akong ipapahanap sa inyo. For our second batch, meron naman akong cup, crayons, house, spoon, book, dog, bag, paper, sun, at pen. Ngayon naman, hanapin nyo kung saan sa mga ito ang ginagamit natin pag tayo ay nasa eskwelahan. Ano ulit yon? Yung mga gamit pang eskwela. Ready na ba kayo? Hanapin nyo na in 3, 2, 1, go! Time's up! Nahanap nyo ba? Tingnan natin kung tama yung mga nahanap at naipon yung mga gamit. Yung cup kaya yon? Yung crayons, tama kaya? Yung house? Yung spoon? Yung book?
Yung dog kaya? Eh, yung bag? Paano naman yung paper? Yung sun? At panghuli, yung pen. Yay! Tama ba ang mga nakuha nyo? Alam ko nakakuha kayo ng maraming tamang sagot. At kung tama kayo, very good ulit kayo! Meron pa akong natitirang mga pictures na ipapahanap sa inyo. Gusto nyo pa ba maglaro? At kung gusto mo pa maglaro, ikaw ay sumigaw na ako! For our third batch, meron akong chair. Meron din akong toothbrush, shampoo, TV, tabo, towel, mop, pillow, flower, at soap. Ngayon naman, hanapin nyo yung mga gamit na ginagamit natin pag tayo ay naliligo. Ano ulit yun? Mga gamit na ginagamit pag tayo ay naliligo. Ready? In 3, 2, 1, go! Time's up! Nahanap nyo ba? Tapos na ba kayo? Tignan natin kung tama yung mga sagot nyo. Tama kaya yung chair? Eh yung toothbrush? Yung shampoo? How about yung TV? Yung tabo? Yung towel? Yung mop? Yung pillow? Paano naman yung flower? At panghuli, yung soap. Tama! Yay! Ang gagaling nyo! Nakakuha na naman ba kayo ng tamang sagot? Kung kayo ay nakakuha, kayo ay very good! 2 thumbs up para sa inyo! Nag-enjoy ba kayo sinalaro natin kanina? Huwag kayong mag-alala dahil tayo ay maglalaro pa rin! Ang tawag sa second game natin ay Teacher Said. Ano ulit ang tawag sa second game natin? Teacher Said. Ano po ang gagawin namin, teacher? Simple lang ang gagawin nyo. Dahil gagawin nyo lang kung ano ang iuutos o sasabihin ni teacher. Halimbawa, sumayaw ka at sasayaw ka sa loob na 10 seconds. Maliwanag ba? Kung ready na kayo, magsimula na tayo. Okay, number 1. Do your signature pose or mag-pose ka. Ready na kayo? In 3, 2, 1, go! Ganito ba yan? Or ganito? 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 Or ganito? Time's up! Ang kukit nyo naman! For number 2, kunin nyo ang paborito nyong laruan. In 3, 2, 1, go! Ganda ng mga laruan nyo! Number 3 na agad tayo! Okay, for number 3, hug your mama or your papa. In 3, 2, 1, go! Time's up! Ang sarap naman kayakap nila mama at papa. And for number 4, kunin nyo naman at isuot nyo ang paborito nyo sapatos. Ready? In 3, 2, 1, go! Wow! Ang ganda ng sapatos ko! At ang gaganda rin ng sapatos nyo! Time's up! And for number 5, kunin nyo naman ang paborito nyong libro. Are you ready? In 3, 2, 1, go!
ang bibilis niyong lahat. Dahil dyan, appear tayo! Phew! Napagod ba kayo? Ako rin ay napagod eh. Pero sana'y nag-enjoy tayo sa ating mga laro. At ngayon naman, mag-ready na tayo dahil activity time na! Hi kids! Ngayon naman ay ang ating activity time. So bago tayo gumawa, ipapakita ko muna at ihanda natin kung ano ba yung mga kailangan natin gamitin. So una, kailangan natin na art paper or colored paper. Pero kung wala naman kayo nito, okay lang din yung bond paper. Okay. Pangalawa, kailangan natin ng gunting or cutter. Kahit alin sa dalawa ay pwede natin gamitin. Pangatlo, kailangan natin ng crayons. At panghuli, kailangan natin ng glue or pandikit. Ngunit teacher, ano ba yung gagawin natin ngayong araw? So ngayon ay gagawa tayo ng isang crown or corona. Na-excite na ba kayo? Dahil ito'y gagawin natin dahil mamaya may kinalaman ito sa lesson natin ngayon. Okay, so simulan na natin ang ating paggawa ng crown. Paano ba ito teacher gawin? So, kailangan natin gumawa ng mga square na paper. So, paano tayo gagawa ng teacher? Kasi rectangle to. Madali lang yan. Huwag kayong kabahan. So, ang kailangan natin gawin, okay, ilagay natin ang bond paper natin dito. Ifo-fold natin sa upper right corner, kunin natin yung kanto na to. Ifo-fold natin siya pa diagonal. Okay? So, dapat sakto ito dito sa dulo, ha? Ayan, fold natin dyan at dapat ipapantay siya dito. Pagpantay na yan, pwede na natin siyang i-fold. Ayan, so meron na tayong diagonal. Ang next natin na gagawin, nakikita nyo itong excess na paper dito, yung sobra. I-fold din natin yan, papasok. Okay, ayan. Pagka-fold natin dyan, pwede na natin siyang tupiin na ganito. Okay, so nakikita nyo ba kung ano yung itsura niya? Ngayon, tatanggalin natin ito sapagkat hindi na natin ito kailangan. So, gagamitin natin ang cutter or gunting para matanggal ito. Okay. Yan, makikita natin na meron na tayong square na paper. Ngayon, kailangan natin ng apat pa na square. So, tutupiin natin to sa apat na piraso. So, fold natin siya sa half. Puputulin ulit natin ito para magkaroon tayo ng apat na piraso. Apat na square. Pero hindi apat ang kailangan natin. Kailangan natin ng walo. So, dadagdagan pa natin siya. Kuha ulit tayo ng isa pang bond paper. At gawin natin yung proseso na ginawa natin kanina. Nothing is impossible. Eight pieces na square na papel. Anong gagawin natin dito? Ngayon, tutupiin na natin sila para magkaroon na tayo ng crown. Okay, so ang gagawin natin, kuha tayo ng isa.
ifo-fold natin siya ulit na pa-diagonal. Okay, so pag ganito ulit, yung ginawa natin kanina. Ayan, meron na tayong diamond. Ang next natin na gagawin, ifo-fold naman ito natin dito. Papasok. Okay? Ayan. At ganun din sa kabila. Pagkatapos niyan, ito nandito sa baba, iaangat naman natin siya. Tutupiin natin siya pataas. Ayan. Pagkatupi niya pataas, itutupi naman natin ulit siya pababa. Gayahin niyo lang yung aking ginagawa. Papantay natin siya dito, ha? Ayan. Pagkatapos niyan, itutupi ulit natin siya pataas. Ayan. Okay, mukha siyang bangka, ano? Ayan, ito. Kailangan natin makagawa ng 8 pieces na ganito. Okay? 1. Ulitin lang natin yung proseso. Hold natin ito. Hold ulit natin. Hold natin pataas. Ibaba. At taas ng mga tinupi nating papel. Ano yung sunod natin na gagawin? Kailangan naman natin itong dikitan. Gamit ang glue. Okay, so lalagyan natin siya ng dikit. Lagyan natin siya dito. At tatlong patak dito. Bawat isa'y lalagyan natin ng dikit. Okay? Sunod naman natin na gagawin ay pagsasama-samahin sila. Okay, so kumuha tayo ng isa. Nakikita nyo yung tupi dito? Kumuha pa tayo ng isa. So, ang gagawin natin, itong nandito sa kaliwa, lalagyan ulit natin siya ng dikit para hindi siya malis pag dinikit natin. Okay? At isusuksok natin siya dito. Ayan. Kuha ulit tayo ng isa. Lagyan natin ng dikit. At ipasok natin siya dito. Hanggang sa mapagdikit natin silang lahat. Punasan na lang natin.
ito yung mga sobrang mag-game. Ayan, nakahilera na silang lahat. Ano yung sunod natin na gagawin? Iikot na natin sila. Sundan nyo lang ang aking gagawin. Pagkatapos na nating maikot, yan, malapit na tayong matapos. Ang last na nating gagawin ay ipagdidikit na natin ito. Ay. Lagyan ulit natin ng dikit, ito. At ipasok natin siya dito. Ayan, tapos na ang ating corona. Ngayon, gagamitin naman natin itong crayons para lagyan natin ng kulay. Kayo ang bahala kung anong kulay ang gusto nyo o kung anong design or drawing yung gusto nyo ilagay dyan. Okay? Kayo ay malayang pumili. Na sa akin naman, ipiliin ko ang color orange. Corona. At pwede din tayo makagawa ng ganitong itsura. Gusto kong makita yung mga ginawa nyo. Kaya kung nagawa nyo ito, isend nyo sa ating FB page para makita namin ang inyong mga magagandang corona. Tapos na ang ating activity. At ngayon, susunod naman ay magtuturo si Teacher Anne ng panibagong lesson. Kaya makinig kayo ha. Bye-bye! Hi kids! Nag-enjoy ba kayo sa ating mga fun activities and games? Ngayon naman, tayo ay matututo ng panibagong lesson. Pero bago yon, tayo muna ay magkakaroon ng Q&A or question and answer. Magtatanong si teacher at sasagutin niyo ito. Ready na ba kayo? Okay, question number one. Sino itong Bible character na kayang lumakad sa ibabaw ng tubig? A. Noah. Si Noah kaya? B. Jesus. At C. David. Sino sa tingin nyo ang Bible hero na kayang lumakad sa ibabaw ng tubig? Ang tamang sagot ay B. Si Jesus. Question number 2. Sino itong Bible character na gumawa ng malaking arko at niligtas niya ang kanyang pamilya at ang mga hayop? Sino kaya? A. Si Peter? B. Si David ba? Or C. Si Noah? Ang tamang sagot ay letter C, si Noah. And for the last question, sino itong Bible character na gumamit ng sling at bato para kalabanin ang kanyang kaaway na si Goliath? A. David. B. Joseph. Or C. Jesus. Sino kaya? Ang tamang sagot ay si David. Yay! Ang gagaling nyo! Alam kong nasagutan nyo lahat ng mga tanong. Very good, kids! Ngayon naman, tayo ay mag-storytelling na. Handa na ba kayong makinig?
Isa na namang bagong Bible hero ang ating pag-aaralan ngayon. Once upon a time, in the land of Persia, there lived a handsome king named King Ahasuerus. At siya ay naghahanap ng bagong queen. Hindi ba't kung may king, may queen din? Kaya naman, ipinakalat niya ang balita sa buong Persia sa paghahanap ng bagong reyna. Maraming babae ang gustong maging queen. Isa doon sa mga sumali ay si Esther. Kilala niyo ba si Esther, kids? Si Esther ay napakaganda at napakabait. Siya nga ay sumali para maging queen dahil siya ay mabait at maganda. Maganda rin ang kanyang kalooban. Siya ay gustong-gusto ng lahat ng tao. Pagkatapos ng maraming araw na paghahanda at paghahanap ng bagong queen, sa wakas dumating na ang araw para pumili ang hari ng bago niyang queen. At alam niyo ba kung sino ang napili ng king para maging bago niyang queen? Walang iba kundi ang super bait at super ganda na si Esther. Kaya naman siya ay kinoronahan na at tinawag na Queen Esther. At ang lahat ay nagsaya dahil sa wakas meron ng bagong Queen of Persia. Pero may isang bad guy ang hindi masaya. Siya ay si Haman. Si Haman ay sundalo ng hari. Siya ay mayabang at salbahe. Isang araw, napag-alaman niya na si Esther ay isang Hudyo. Ang lahi ni Haman at ang lahi ng mga Hudyo ay magkaaway. Kaya naman, galit na galit si Haman kay Esther at sa lahat ng mga Hudyo. Kaya naman, siya ay nagbalak ng isang masamang balak. Talagang salbahe ito si Haman. At ang sabi niya, aking papatayin, sasaktan ang lahat ng mga Hudyo, mapabata, mapamatanda, lalaki or babae. Pero nalaman ito ni Esther. Nalaman niya ang masamang balak ni Haman sa kanila. Kaya naman, ang sinabi niya sa kanyang mga kalahi, halikayo, manalangin tayo at humingi ng tulong sa Diyos. At kakausapin ko rin ang hari para tayo ay tulungan. Kahit pa may mangyari sa aking masama. Pagkatapos nito, si Esther nga ay pumunta sa hari. At sinabi nito sa hari ang lahat ng masamang balak ni Haman sa kanya at sa lahat ng mga Hudyo. Nang nalaman ito ng hari, nagalit ang hari kay Haman. Kaya naman, ipinag-utos na ng hari na siya ay parusahan. Wow! Ang galing ni Esther, di ba? Talaga nga, siya ay super hero. Kahit na may masamang balak si Haman sa kanila, hindi siya natakot dahil siya ay nagpray at humingi ng tulong sa Diyos. Bukod pa doon, si Esther din ay matapang, mapagmahal at hindi siya makasarili. Dahil mahal niya ang kanyang kapwa, gusto niya na iligtas sila mula sa kapahamakan na dulot ni Haman sa kanila. At kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang kapahamakan o ang kanyang buhay, mas pipiliin niyang iligtas ang kanyang kapwa. Ang bait niya, hindi ba? Kids, ano ang matututunan natin dito? Dapat maging katulad din tayo ni Esther. Na pag may bad guy na gusto tayong saktan,
masaktan, dapat tayo ay mag-pray at humingi ng tulong kay God. Tandaan na si Jesus ay laging nandyan at handang tumulong sa'yo. Huwag ding kalimutang maging mabait sa ating kapwa. Mahalin natin sila at gawa ng mabubuting bagay. Ipakita natin sa kanila ang ating love, hindi lang sa pagsasabi ng Ma or Pa, I love you. Kundi dapat ginagawa natin sa papaanong paraan. Isang halimbawa ay ang pagtulong sa kanila kung sila man ay humihingi ng tulong. Hindi natin sila paiiyakin bagkus atin silang pasasayahin. Doon maipapakita natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Yan ang ating lesson for today. Tandaan na kung anuman ang maaring mangyaring pwedeng masama sa iyo, huwag mong kalimutang mag-pray at tumawag kay Jesus. At huwag mo rin kalimutan na maging mapagmahal sa iyong kapwa. At ngayon naman, sa ating memory verse, basahin natin sa 1 John 3 verse 8. Ang sabi dito, "Little children, let us not love in word, but in deed and in truth." Ulitin natin. Little children, let us not love in word, but in deed and truth. Ang sabi dito, mga bata, huwag tayong magmahal lamang sa salita, ngunit sa gawa din dapat. Ngayon naman, tayo ay mananalangin. Liyuko ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Lord, maraming salamat po sa panibagong lesson na aming pong natutunan. Salamat po dahil sabi sa lesson, kung kami ay mananalangin at hihingi ng tulong sa inyo, ikaw po ay nandyan at handang tumulong. Tulungan niyo po kami na huwag kalimutang manalangin at humingi ng tulong sa inyo. At Lord, tulungan niyo rin po kami na maging mabait at mapagmahal sa aming kapwa. Dahil kayo rin po, O Diyos, ay mabait at mapagmahal sa amin. Salamat po. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Yehey! Tapos na tayo sa ating lesson. Ngayon naman ay sasamahan tayo ni Ate Jomerin at Ate Jolina sa ating sing and dance session. Halina kayo at tumayo, kumanta at sumayaw. Bye, kids! My God is strong. He'll do anything.